Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. It's only, no, it's actually 8, almost 8:30 p.m. here. Pero kita nyo naman sa labas. Pwede pa rin naman kami lumabas. maliwanag pa because it's almost summer. So kasi dito nga, pagdating dito ng summer, ang sobrang haba po kasi ng araw. Minsan 11 p.m. na ang liwanag pa, tapos mga 4 a.m. ang liwanag na kaagad. So, I'm looking forward to summer. It's gonna be a weird summer dahil nga po sa COVID-19. But that's another story. So, pag-usapan po natin yung itong si Kim Chu dahil nga natatawa ko dun sa kanyang bawal lumabas. So, hindi naman natin siya lalaitin. Ay, hindi ko naman, never ko naman talaga siyang inilait. Or, alam mo yon, hindi ko siya nilait ever. Means, siguro nag-react ako sa mga sinabi niya dati, pero never ko naman siyang nilait. Even nung mga panahon na meron siyang, alam mo yon, yung kanyang, anong ambush sa kanya, yung binaril siya, I never really discussed it. Maraming nagsasabi, hindi naniniwala, you know what, it's not for me to say, bahala na lang sila, but I think, It's not fair na ano mo yun, for me personally it's not fair na yung siya na nga yung na ano alam mo yun, siya yung na biktima. It's not right na questionan ko pa ako ano yung alam mo yun, kung ano yung nangyari. Whatever it is, kung ano man po yung tunay, ilalabas din naman siya later on. So I don't want to judge her. Pero eto yung kanyang bawal lumabas, natatawa talaga ako dun sa, makakatawa yung mga, ang galing talaga ng mga Pinoy. Ang dami nilang na-invento, ang dami silang nagawa. Yung pagiging creative natin yung mga Pilipino. Kasi yung kanyang speech, may naglagay ng beat, merong naglagay ng tono, kumbaga inoto-tune. At naging isang kanta, tapos yung kanta nagkaroon na ng ibang version, merong sumayaw, merong choreography, merong maganda yung jazz, maganda yung opera, merong rock. merong ballad, tapos merong piano, ang galing. Talaga believe talaga ako sa mga Pinoy. Talagang ano, kaya lang kasi minsan, lalo yung balad, siyempre, pinapakinggan ko. Ano siya, malungkot eh. Tapos, alam mo, hindi mo alam ko ano yung, ano, yung mararamdaman ko. Kasi, ano, yung, alam mo, imong-imo ka na, tapos biglang matatawa ka dun sa, ano, matatawa ka dun sa lyrics. But, you know what? I'm just saying, ano, congratulations, Kim Chu. Hindi dahil sa nilait siya, kundi, you know what? She chose to, ano, kumbaga, sabi nga, if you can't beat them, join them. Kasi hindi, kung magagalit ka talaga, kung magagalit ka, de lalo ka nang kagagalitan. So, alam mo, it's na, apparently, isa na palang buong kanta ngayon. So, hindi ko alam kung sino nag-compose nung the rest of the song. Pero, kumbaga, gumawa siya ng something positive out of it. Yan ang sinasabi ko. Yan ang maganda, Kim Chu. Congratulations. At thumbs up ako. Congrats ako sa, ano, good job, kumbaga, Kim Chu. Kasi, hindi ka naman talaga kasi hindi mo pwede kasing ano magbalat sibuyas, magagalit ka dun sa mga tao kasi hindi ka talaga mananalo. There's absolutely no way. And as much as sabihin natin na bakit ganito tong marami tong mga taong ganito, hindi kasi natin pwedeng yun ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang pwede lang natin kung kontrolin is how are we going to respond to something like that. So, siguro ang dapat mo ituro, Kim Chu, or hindi ko naman sabihin pwede ituro mo sa kanya. Siguro si Carla Estrada is pwedeng matuto doon sa ano mo, so sa naging approach mo, doon sa naging pangbabas sa'yo. Kasi itong si Carla Estrada, ang gusto niya kasing gawin, create siya ng ano, para siguro mga friends, like a party or something like that, para i-ano daw, kumbaga i-silence yung mga bashers, if you call them bashers, or yung mga hindi agree doon sa sinabi ng anak niya, at saka ni Catherine Bardano. Ang napanood ko lang naman kasi yung kay Catherine,
Which is okay lang naman, hindi naman masyadong ano mo yun, hindi lang naman yung tipong nakakainis lang kasi yung mga timpaawa, yung sasabihin nila yung mga struggles nila sa buhay, yun talagang medyo wala akong ano, naiinis ako sa mga ganun. So, okay naman yung sinabi ni Catherine. Hindi ko naman din napanood yung sinabi ni nung anak niya si Daniel Padilla. Sabi nila okay naman daw, wala naman sa sinabi, wala namang ano man, hindi naman nagmura or something like that. Kasi parang nag-appeal lang or sinabi lang niya yung nararamdaman niya, pero ayos naman daw, magalang naman daw. So, hindi na ako nag-ano, hindi ko na pinanood. Maybe later pag may kulang kasi ako sa oras eh. So, anyway, naiintindihan ko naman kasi ang nararamdaman ni Carla Estrada kasi nga, as a mother myself, syempre masasaktan ako kapag mayroong nababasyaan ako, right? Pero maroon yung approach na kasi. Ang approach na kasi, gusto niyang i-silence yung mga tao na hindi agree sa point of view nila o sa kanilang opinion. Ay, ano po yan? That's a losing battle, definitely. Right from the, ano, from the get-go. Kasi hindi mo pwedeng i-silence yan eh. Kahit i-report mo na i-report yan, mapapagod ka lang, madedepress ka lang, it's not going to, hindi rin maganda sa ano mo, sa hindi maganda sa iyo, you're not going to ano, to eliminate that, kasi ang gusto mo sabihin mo, sabi nga ni Carla, gusto niyo na one day wala na mabubuli, o one day malinis na yung social media. It's not going to happen, unfortunately. I hate to burst your bubble, but it's not going to happen. As long habang nabubuhay po tayo, meron talagang kontra. Meron ko kontra sa gusto mo. Meron ko kontra dun sa opinion mo. Dito na nga lang sa maliit kong channel, wala mo kumokontra eh. But that's just how, ano, but ganun lang talaga ang buhay. Hindi ka pwedeng magnaknak, hindi ka pwedeng magngunguy-nguy at sabihin mo na inaapi ka or magre-report mo. You can't be bitter about it. Ang pwede mo lang talaga is to approach it in a different manner, which like Kim Chiu is doing right now. So, hindi ngayon eh, pwede pa siyang humingi ng mga, ano mo yun, royalty. Dapat kasi, sa mananggaling yung lyrics, kundi diba, sa kanya yun. Pwede niyang humingi ng, ano, a part of the, ano, of the income dun sa mga YouTube channel na, ano, I'm not sure if she's going to do it, but I'm just saying, legally, may karapatan siya. And I'm not, hindi ko kayo oppose yun, because she has all the right. Si Kim Chiu has all the right to maningil ng royalty. So, kung gusto niya maningil, go ahead. It's just up to you. So, but then only, ang nasabi ko dyan, it only proves one point. It only proves a point. Doon sa contrary to what she's saying, na kapag wala ng ABS-CBN, wala na pong kumbaga avenue, whatever the word is. Wala nang paraan para yung mga gusto mangarap, magkaroon ng chance para magkaroon po sila ng katuparan yung kanilang mga pangarap. Because in the first place, hindi lang naman ABS-CBN na ng channel, may channel 7 pa naman, may channel 5 pa naman, which is also, you know, also big networks. Kasi ang GMA, hindi mo na masabing, I'm not sure of course, mas malaki yung ABS-CBN, pero hindi sila maliit. Definitely. Right? So, hindi, isipin mo lang sa YouTube na lang at sa TikTok, ang dami ng mga, you know, doon talagang lumabas yung creative ng mga Pilipino. Unfortunately, etong mga taong ito, yun yung mga taong hindi rin mabibigyan ng chance or hindi rin mabibigyan ng, they're not going to get the opportunity na sumikat kasi nga, you know, sometimes life is unfair kasi nga minsan kung sino yung maganda kahit wala namang katalent-talent, alam mo yun, minsan dadaan na lang sa ganda, wala namang talent, siya yung sumisikat. Ganun ho talaga ang buhay eh. Hindi, kumbaga sa kanya, ganun talaga. Life is not fair and nobody says that it is. Minsan lang talaga, merong mga pinapalad at merong hindi. Kung iisipin mo, ito sa mga, naalala ko yung sabi ni Jason sa doon sa radio show, Tambayan ata, hindi ko alam kung sa Carambola or sa Tambayan ata sa WIC, siya yung guest eh. Sabi nga niya, siya yung nagsabi
na meron na nga daw talagang casting couch sa ABS-CBN. So, dalawa lang naman daw ang sumisikat doon. Isang mahusay at isang magaling. So, yung mahuhusay, may mga talent talaga. At yung meron naman talagang magaling, meaning, you know what I mean. So, sabi niya, hindi na rin siya sabihin kung sino yung magagaling kasi may mga asawa na rin daw. So, it's, kumbaga, hindi niya nasasabihin. So, it only proves na, you know, it's ABS-CBN is not the only station para magkaroon sumikat ang mga ano ang mga talentong Pilipino. Marami na po talagang outlet ngayon para sumikat. And like I said, ang ABS-CBN naman hindi rin naman, I guess that's just part of life, you know. Ang hindi rin naman yung mga may hindi lahat ng sikat diyan alam mo may talent talaga. Ang dami nga dyan eh, naka-record, naka-album ba eh, marunong ba kumanta yung mga yun, di ba? Mga boses palaka naman, di ba? Naalala ko nga, sabi nga, I remember one time na itong ang nag-comment na nga rin si Lea Salonga one time, sabi nga niya, yun yung problema, meron nga daw mga nagkaka-album sa Pilipinas, na wala namang karapatang kumanta basically. So, well, hindi ko alam kung siya. Alam, meron ako alam, may asawa na rin yung isa eh, isang tisay, na actress na nagkaroon ng album. And nung nabalitaan ko, sabi ko, what's going on? Pero kasi siguro eh, may bumibili. Sino ba? Si Juday, di ba, nagkaroon din ng album yun. Nagkaroon din siya ng album, tapos, yun nga, alam, naalala ko nun, medyo naasar pa nga siya, kasi nga, sinabihan siya na hindi naman niya, hindi naman dapat siya magkaroon ng album. So, parang naiinis siya na mayroong nag-comment. Which is, well, you know what? Nakapagtaka rin naman. Ewan ko lang to si Kim Chuk, mayroong tong album. Siguro naman wala, right? So, I don't know. Hindi ko kasi pinapalo yung kanyang career. So, alam ko actress lang siya or tsaka model or something like that. So, yun lang po ang aking reaction regarding sa bawal lumabas ni Kim Chu. Yan po ay ang ating, I guess this is the pandemic hit. Kasi nga, di ba, may summer hit. Merong pandemic hit. Nasa ABS-CBN Star Music na. Oh my gosh. Bawal lumabas classroom song performed by Kim Chu. Words and Music by Kim Chu, Adrian Crisanto, at Squammy Beats, yung melody sa ano niya. Okay. Well, yun lang po masasabi ko. I will see you again in my next video. Bye-bye.